Nabubuhay na kami sa katapusan ng huling panahon dahil nakikita na po namin yung lahat ng mga tanda na ito. Let us be awakened and also let us discern this aging. Nawa kami po ay maging gising at maunawaan po namin ang panahon na ito. So that let us be prepared to meet our Lord Jesus Christ. Nawa kami po ay maging handa na makaharap po kami o makatayo sa harap ng Panginoong Hesukristo. Let us do not forget what is the real purpose of our life as a born-again Christian. Huwag po namin kalimutan yung tunay na layunin ng aming buhay bilang mga born-again Christian. There are still so many losers who wanna save us around us. Marami pa rin mga ligaw na kaliluwa yung hindi pa naliligtas sa paligid namin. Let us do our best to preach the gospel to the losers. Nawa gawin po namin yung lahat ng aming makakaya upang makapag-akay kami ng mga ligaw na kaliluwa. We are praying for the ongoing the Bible seminar in Sukat area. Patuloy po namin dinadalangin yung nagaganap po na Bible seminar sa Sukat area. Please help the new attendees so that they will realize what is the real salvation through this Bible seminar. Pakiusap, tulungan mo po yung mga baguhan na nakikinig at nang sa gayon maunawaan po nila ang katotohanan sa pamamagitan po ng Bible seminar na ito. And also, we are praying for the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. At dalangin din po namin yung mga bagong ligtas na kapatid na naligtas na sila po ay makapanatili sa iglesia at magpatuloy sila sa kanilang sinserong buhay Kristiyano. We know there are some brothers and sisters who did not attend this Sunday service. Alam po namin na mayroon pong ibang mga brothers and sisters yung hindi po nakadalo sa Sunday service na ito. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa ipagpatuloy po nila yung kanilang sinserong buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having some sickness or some difficulties, please let them trust in the Lord to overcome it. Kung meron man po sa mga kapatiran yung merong kahirapan o kaya merong sakit, pakiusap tulungan mo po sila na malagpasan yung mga ganitong bagay. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Mula po sa umpisa ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Jeremiah chapter 17. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Jeremias chapter 17. Jeremiah chapter 17 from verse 5 to 8. Jeremias, kapitulo 17, versikulo 5 hanggang 8. Okay, babasahin ko po. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating, siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Okay, today we are going to think about this passage, the Jeremiah chapter 17 from verse 5 to 8. Ngayon po pag-aaral natin yung mga talatang ito mula po sa Jeremias chapter 17 mula po verse 5 hanggang 8. And we will get some the spiritual lessons through this passage. At kukuha po tayo ng ilang espiritual na aral sa pamamagitan po ng talatang ito. According to this passage, that we can understand those who trust in the man, they shall be cursed. Kagaya po ng naunawaan natin sa talatang ito, kapag yung tao siya ay nagtiwala sa tao, siya ay susumpain. But Bible says, those who trust in the law, they shall be blessed. Ngunit sabi po ng Biblia, yung tao na nagtitiwala sa Panginoon, siya ay sasagana. After we get salvation, our life shall be changed. Simula po nang tayo makatanggap ng kaligtasan, yung buhay natin ay dapat na mabago. If you look at the life of the Israelite, we can understand how our life should be changed since we get salvation.
Kung titignan po natin yung buhay ng mga Israelita, yung buhay natin pagkatapos ng ating kaligtasan, dapat ito ay mabago. While the Israelites, they were staying in the Egypt, they were able to cultivate the crops by the help of the Nile River. Kung titignan po natin, yung mga nung mga panahon na ang mga Israelita ay nasa Ehipto, sila ay nakakapagbungkal ng lupa dahil po doon sa ilog Nilo na nandoon sa Ehipto. If you look at the land of the Egypt and the land of the Israel, it is completely different. Kung titignan po natin, yung kalupaan ng lupain ng Ehipto at yung lupain ng Israel ay talaga pong lubusan silang magkaiba. In case of the land of Egypt, there is a very big river, the Nile River. So although there is no rain, they were able to cultivate it. Doon po sa lupain ng Ehipto, dahil sa lupain na iyon, meron pong malaking ilog. Ito po yung ilog Nilo, kaya kahit na walang tubig ulan, pwede silang magbungkal at magtanim ng mga pananim. But when they enter the land of Canaan, the promised land, if there was not a rain from the heaven, they were not able to cultivate. Ngunit sa lupain naman po ng Israel, doon po sa lupang pangako, kahit po kung wala pong tubig ulan na babagsak sa lupa, yung lupain, hindi po ito magagawang bungkalin. This tells us, before we get salvation, we lived by ourselves through our effort or through our knowledge. Sinasabi po nito sa atin na bago po tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo po ay nabubuhay ayon po sa ating sariling pagnanais at sa sarili nating pagsisikap. And then at the time, maybe the people, they were trying to rely on the visible things like the other man or the material things, money. At noong mga panahon na ito, yung mga tao, sila po ay umaasa sa physical na mga bagay, sa kanilang sariling pagsisikap sa mga bagay na nakikita. But since we get salvation, we are living by the help of the Lord. Ngunit simula po nang tayo'y maligtas, tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Yeah, as like the Israelite, when they entered the land of Canaan, if there was not the rain from the heaven, they were not able to plant any the crops. Kagaya nga po sa mga Israelita, nang pumasok sila sa lupain ng Kanaan, kung wala po yung tulong ng Diyos sa kanila, hindi sila makakapagtanim. So, God's chosen people, Israelite, they realize without help of God, they could be survived. Kaya naunawaan po ng mga Israelita, they could not be survived. Naunawaan ng mga Israelita, kung wala yung tulong ng Diyos, hindi sila mabubuhay doon sa lupain ng Israel. Yeah, this tells us the life of the truly born-again Christian. Sinasabi po sa atin nito yung buhay ng mga tunay na born-again Christian. Before we get salvation, we lived by ourselves through our effort or through our power. Bago po yung ating kaligtasan, tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng ating sarili, sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan at sa ating sariling pagsisikap. But since we get salvation, we should not forget we are living by the help of the Lord. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, kailangan ay huwag nating kalimutan na nabubuhay tayo sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Let's look at Jeremiah chapter 17 verse 5. Tignan po natin sa Jeremias chapter 17 verse 5. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart depart from the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. As a born-again Christian, we need to understand what does it mean. Cursed is the man who trusts in man. Bilang isang born-again Christian, kailangan po ay maunawaan natin kung ano pong ibig sabihin nito na sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Usually, the man is trying to rely on other visible things. Kadalasan, yung mga tao, sila ay umaasa sa mga bagay na nakikita. Yeah, for example, their family members, friends, or other the material things, or money. O kaya po sa kanilang pamilya, sa kanilang kaibigan, sa mga bagay na material, o kaya sa mga bagay na nakikita. But Bible says, do not put your trust in the princess or man. Ngunit sabi po ng Biblia na kailangan ay huwag nating ilagay yung ating tiwala sa tao o sa mga bagay na nakikita. Let's open our Bible. Psalms 146. Tignan po natin sa awit, chapter 146, 146. Verse 3 and 4. Mula po verse 3 hanggang 4.
Psalms 146 verse 3 and 4. Awit, chapter 146 mula po verse 3 hanggang 4, page 930 sa Lumang Tipan. Okay. Basahin po natin sabay-sabay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Do not put your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. So this Bible teaches, in case of the man, they cannot be the real help. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa mga anak man ng tao. Ito po yung sinasabi ng Biblia sa atin. Ibig sabihin na huwag nating ilagay yung ating tiwala sa tao. As you know well, the human's life is temporary. Gayun po ng inyong alam, yung buhay ng tao ay panandalian lamang. So, as the Bible says, verse 4, His spirit departs, He returns to His earth. In that very day, His plan perish. Gaya nga po ng sinabi dito sa verse 4, ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. That's why those who are trying to rely on the visible man, they shall be also perished. Kaya nga po yung mga nagtitiwala sa mga nakikitang tao, sila rin po ay mapaparam. If you look at the history of Israel, when they are far from the God, they were trying to rely on other strong nations. Kagaya po ng mga Israelita, nung sila ay malayo sa Diyos, sinusubukan po nilang umasa sa mga bagay na nakikita. Yeah. When they are very close to the Word of God, and also when they really trust in God, yeah, they pray to God whenever they face some problems or difficulties. Nung sila po ay malapit sa salita ng Diyos at malapit sa kanila yung Diyos, patuloy po silang umaasa sa Diyos at patuloy silang sumasangguni sa Diyos kapag humaharap sila sa mga kahirapan. But when their heart is far from the Lord, they were trying to rely on the man's help from other strong nation. Ngunit kapag yung kanilang puso ay malayo sa Diyos, yung sila po ay umaasa sa tao o sa tulong ng tao. So, at the time, the Egypt was a very strong nation. So, when they face some difficulties, they ask the help from the Egypt. Noong mga panahon na yon, malakas po yung bansang Ehipto, kaya kapag sila ay humaharap sa mga kahirapan, sinusubukan nilang humingi ng tulong mula sa Ehipto. Let's open the Bible, Isaiah chapter 31. Tignan po natin sa Isaías chapter 31. Verse 1. Konting abante lang po, Isaías, chapter 31, verse 1. Isaiah chapter 31, verse 1. Babasahin ko po. Kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahe sapagkat marami sila at sa mga mangangabayo sapagkat napakalakas nila ngunit hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel o sumasangguni man sa Panginoon. Yeah, woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses. It means they are trying to rely on the visible things. The Egyptian armies and horses and chariot. Kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong. Ibig sabihin, umaasa sila sa mga bagay na nakikita sa hukbo ng Ehipto sa kanilang mga mangangabayo. Yeah, it means they are trying to rely on the visible things to receive any help. Ibig sabihin, umaasa sila sa mga bagay na nakikita upang makatanggap ng tulong. But what the Bible says? Ngunit ano po yung sinabi ng Biblia? The woe to those who go down to Egypt for help. Kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong. Yeah. So Jeremiah chapter 17 verse 5 or so said, right? So cursed is the man who trusts in man. Kagaya nga po ng sinabi din doon sa Jeremiah chapter 17 verse 5 na kahabag-habag sila yung mga umaasa sa tulong ng tao. This verses tells us the man cannot bear the real help for us. Sinasabi po sa atin ito na yung tao, hindi talaga sila makakapagbigay ng totoong tulong sa atin. Nowadays, it is also same. If you are far from the Word of God, if you are not close to God, maybe when you face some difficulties or problems, you are trying to rely on other people's help instead of help of God.
Ganun din naman po sa atin kapag tayo po ay malayo sa Diyos, kapag hindi tayo malapit sa Kanya, kapag humarap tayo sa mga suliranin o problema, sinusubukan nating humingi ng tulong sa mga tao at hindi sa tulong ng Diyos. So, first, we need to check our heart, whether our heart is close to the Lord or not. Kaya una, kailangan suriin natin yung ating puso kung tayo ba ay malapit sa salita ng Diyos o hindi. Let's go back to the Jeremiah chapter 17, verse 5 again. Balikan po natin sa Jeremias chapter 17, verse 5. Yeah, important things, the verse 5 again. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart depart from the Lord. This is the problem. When their heart is depart from the Lord, they are trying to seeking other people's help rather than help of God. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Kaya ito po yung nagiging problema kapag lumalayo yung kanilang puso sa Panginoon, sinusubukan nilang humingi ng tulong sa tao. When you get the salvation, you realize true love of God. Nung kayo po ay naligtas, naunawaan po ninyo yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Yeah. As the Bible says, the love of Christ compels us. Kagaya nga po ng sinabi ng Biblia, yung pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. And Romans chapter 8 verse 5, the love of God has been poured in our hearts. Kaya kagaya din po ng sinabi sa Roma chapter 8 verse 5, ang pag-ibig ni Kristo ay ibinuhos sa aming mga puso. Yeah, it is really true. When we get the salvation, we realize true love of God and then we are having a Christian life because of this love. Totoo po ito, nung matanggap natin ang kaligtasan at naunawaan po natin yung tunay na pag-ibig, nung tunay na pag-ibig ni Kristo. But when you forgot the love of God, your heart will be far away from the Lord. Ngunit kapag nalimutan po ninyo yung tunay na pag-ibig ng Diyos, yung inyo pong puso ay mapapalayo sa Diyos. Israel are also same. When they forgot the love of God, they are far from the Lord. And then, they are committing sins. Ganun din naman po sa mga Israelita, nang malimutan nila yung tunay na pag-ibig ng Diyos, yung kanilang puso ay napalayo sa Diyos at gumawa sila ng mga kasalanan. But Bible says, cursed is the man whose heart depart from the Lord. Ngunit sabi po ng Biblia, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. If your heart is depart from the Lord, maybe you shall be cursed. Kung ang inyo pong puso ay mapapalayo sa Diyos, marahil po kayo ay susumpain. This is a very the serious word. Huh? Whether you receive the real blessing from the Lord or to receive the curse, yeah, it depends on your heart. Napakaseryosong bagay po nito. Kung tayo po ay tatanggap ng pagpapala o sumpa sa Diyos, ito po ay nakadepende sa ating puso. Let's open our Bible, Mark chapter 12. Tignan po natin sa Marcos, kapitulo 12. Mark chapter 12, verse 33. Marcos, kapitulo 12, versikulo 33. Chapter 12, verse 33. Basahin po natin, sabay-sabay. Ang siya'y ibigin ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na sinusunog at mga alay. So, here, to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the soul, and with all the strengths, and to love one's neighbor as oneself is more than all whole burnt offering and sacrifice. Yeah, it is much better to love God truly and to love your neighbor truly rather than to give the offering. Kaya totoo po na pinakamabuti na ibigin ng Diyos ng tunay at ibigin ng kapwa ng tunay kaysa po sa paghahandog ng mga alay. When we look at our Christian life, maybe you can attend the church as like as usual. Yeah. When it becomes the Sunday, you will attend the church. Sa ating pong buhay Kristiyano, kapag tayo po ay a-attend ng Sunday service, pwede po tayong umattend ng normal lamang o ordinaryo. But
First, you need to check your heart before God. Ngunit una, sa harap ng Diyos, kailangan eksuriin muna natin yung ating puso. Whether your heart is really toward God or not. Kung ang inyong puso ay talagang nakatugon o nakatingin sa harap ng Diyos. Although you attend the church, if your heart is placed in other things, it is not the real, the Christian life. Dahil kapag ang inyong puso ay nakalagay sa ibang bagay, hindi po ito yung tamang asal sa ating buhay Kristiyano. If you cannot love the Lord truly, you cannot have a sincere Christian life. Kung hindi po ninyo kayang ibigin ng totoo yung Panginoon, hindi po kayo magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. That's why, if you look at Proverbs chapter 23, Son, give me your heart. Kaya sabi din po doon sa Kawikaan chapter 23, O anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. For example, you have a son or a daughter, but your son or daughter does not love you, but he can prepare the very good gift for you. Halimbawa po, meron kayong anak na lalaki o babae at hindi po niya kayo minamahal, ngunit kaya po niyang makapagbigay ng regalo sa inyo. Yeah, he bought a very expensive gift and then give it to you, but he does not love you. Halimbawa, nagbigay siya ng mamahaling regalo sa inyo, ngunit hindi niya kayo minamahal. In this case, what is the gift will be meaningful? Kaya, kung ganito po yung sitwasyon, ano yung magiging halaga ng, yeah, ng mamahaling regalo na ito? In case of the father or mother, he really wants the love of the son or daughter rather than better gift. Yung nanay at yung para sa nanay at para sa tatay, talaga pong gusto nila yung tunay na pag-ibig ng anak kaysa sa mga mamahalin o ibang mga regalo. Yeah, it is also same. That's why God says, Son, give me your heart. Kaya ganito din po yung sinasabi ng Biblia. Sinasabi po na anak ko, ang puso mo ay sa akin na ibigay. We should not misunderstand the meaning of this verse. Cursed whose heart depart from the Lord. Kailangan wag po tayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa talatang ito, ang puso nasumpain na ang puso ay malayo sa akin. Why he shall be cursed when his heart is depart from the Lord? Bakit po ba siya susumpain kapag yung kanyang puso ay malayo sa harap ng Diyos? Yeah, if his heart is depart from the Lord, he will go to this world and then he will follow the worldly things rather than Lord and he will commit sin. Kapag yung puso ng isang tao ay malayo sa Panginoon, yung kanyang pong puso ay nasa sanlibutan at tatangkilikin niya yung mga makasanlibutang mga bagay at gagawa siya ng mga kasalanan. And yeah, as you know well, the 1 John chapter 2 verse 15, right? Do not love the world or the things. If you love the world or the things, the love of Father is not in you. At sinabi din po doon sa unang Juan chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Those who love the world or things in this world, they will leave from the Lord. They will fall away from the Lord and they will follow the worldly things. Yung mga tao na umiibig sa sanlibutan at yung mga bagay na makasanlibutan, sila po ay aalis sa Diyos at mapapahiwalay sila sa Diyos at susundin nila yung mga makasanlibutang bagay. And they will commit sin. At sila po ay gagawa ng kasalanan. What will be the result? Ano po yung magiging resulta? Because of this sin, they shall be cursed. They shall receive the punishment. Dahil po sa kasalanan na ito, sila po ay paparusahan, sila ay susumpain. That's why Bible says, cursed whose heart depart from the Lord. When they depart from the Lord, they will commit sin and then they shall receive curse. Kaya nga po sinabi sa talatang ito na sumpain yung mga tao na malayo yung kanilang puso sa Panginoon. You may know the nephew of the Lot, the nephew of the Abraham, whose name is Lot. Kilala niyo po yung pamangkin ni Abraham na si Lot? They came out from the Ur with Abram together. Sabay po sila o magkasama silang lumabas sa lupain ng Ur, kasama po si Abraham. But if you look at Genesis chapter 13, there was a problem. The herdmen of the Abraham and herdmen of the Lot, they fought each other. Ngunit habang nasa ilang, yung mga pastol ni Abraham at yung pastol ni Lot, nagkaroon po sila ng pagtatalo. That's why they decide to separate. Kaya naman nagdesisyon sila na humiwalay sa isa't isa. So, the Lot entered the Zoar. That is the direction to the Sodom and Gomorrah.
Si Lot, nagdesisyon siya na pupunta siya doon sa lugar papuntang Zoar na kung saan nandoon yung daan patungo sa Sodoma at Gomorrah. Although there was the problem, they should not be separated. In case of the Lot, he had to follow Abraham until the end. Sa katunayan, dapat ay hindi sila nagdesisyon na maghiwalay, para kay Lot dapat ay patuloy siyang sumunod kay Abraham. Because God was with Abraham. Dahil yung Diyos kasama niya si Abraham. Yeah, when the Lot, he followed Abraham, yeah, he was able to receive the blessing. Si Lot, nung sumusunod siya o kasama niya si Abraham, siya ay nakakatanggap ng pagpapala. But Lot, he saw the civilization and the worldly things from the city of the Sodom and Gomorrah. Ngunit si Lot, nakita niya yung pagiging sibilisado at yung napakagandang mga bagay doon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. So Lot, he followed the visible things, which is the looks beautiful and which looks good. Kaya si Lot, sinundan niya yung mga bagay na nakikita, yung mga bagay na maganda at mabuti. But that is the worldly things. Ngunit yung mga bagay na ito ay makasanlibutang mga bagay. As you know well, the Bible says in the city of the Sodom and Gomorrah, it was full of the sins, especially sexual immorality. Kagaya po ng inyong alam, sa Biblia, yung bayan ng Sodoma at Gomorrah, ito po ay bayan na puno ng kasalanan, lalo-lalo na po sa sexual immorality. Even there was the homosexual. Meron po doong mga homosexual. That's why, according to the Genesis chapter 19, God decided to destroy the city of the Sodom and Gomorrah by the fire and brimstone. Kaya nga po doon sa Genesis chapter 19, nagdesisyon po ang Diyos na wasakin yung bayan ng Sodoma at Gomorrah gamit yung apoy at asupre. And what happened? The Lot and his wife and daughter, they escaped from the city of the Sodom and Gomorrah. At ano po yung nangyari? Yung asawa ni Lot at si Lot, parehas po silang lumabas doon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. Yeah, they came out without anything. Sila ay lumabas ng walang anumang dala. So when the Lot, he followed the worldly things, yeah, his life was cursed rather than blessing. Kaya si Lot, nung sumunod siya sa mga makasanlibutang mga bagay, siya ay tumanggap ng sumpa sa halip na pagpapala. Let's open the Bible, Genesis chapter 13. Tignan po natin. 19. Tignan po natin sa Genesis chapter 19, sa Lumang Tipan. From verse 24 to 26. Mula po versikulo 24 hanggang 26. Okay, babasahin ko po. At buhat sa langit ay nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Okay, let me ask you a question. Why the wife of the Lot, he looked back the city of the Sodom and Gomorrah? Kaya tatanungin ko po kayo, bakit po yung asawa ni Lot, siya ay lumingon pabalik doon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah? She still loved the worldly things. Oh, I left my gold, my jewelry in my house. I should bring it. Minamahal pa rin po niya yung mga makasanlibutang mga bagay. Nakalimutan ko yung aking ginto, yung aking mga mamahaling mga alahas. That's why she became a pillar of salt. Kaya naman, siya po ay naging haliging asin. What do you think of the life of the Lot? Is it blessed or cursed? Ano po sa palagay niya yung naging buhay ni Lot? Ito po ba ay pagpapala o naging sumpa? He was cursed. Huh? Actually, if the Lot followed Abraham until the end, he was able to receive the real blessing with the Abraham together. Siya po ay sinumpa. Sa katunayan, kung patuloy siyang sumunod kay Abraham, sa halip na sumpa yung kanyang tanggapin, siya po ay pagpapalain kasama si Abraham. But the heart of the Lot already depart from the Lord. Ngunit yung puso ni Lot ay lumayo na o malayo na sa Panginoon. That's the problem. In our Christian life, it is also same. If your heart is far from the Lord, yeah, you will return to this world. And then you will follow the worldly things. Kaya ganun din po sa ating buhay Kristiyano, kapag tayo po ay malayo sa Panginoon, tayo po ay susunod o mapapalayo tayo sa Diyos at pagkatapos susunod tayo sa mga makasanlibutang mga bagay. But when you follow the worldly things, it is not the way of the blessing, but
the way of the curse. Kapag tayo po ay sumunod sa mga makasanlibutang mga bagay, hindi po ito yung daan para tayo ay pagpalain, kung hindi ito yung daan para tayo ay sumpain. There is also the another man, the Themas. Actually, Themas, he was a fellow workers of the Apostle Paul. Meron pa pong isang tao, ito si Demas. Sa katunayan, si Demas, siya po ay kamanggagawa ni Apostol Pablo. Let's open our Bible, Colossians chapter 4. Tignan po natin sa Colossians chapter 4. Colossians chapter 4, verse 14. Colossians chapter 4, verse 14. Here, verse 14, look, the beloved physician and Demas greet you. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. The end of the Colossian, the epistle of the Colossian, Apostle Paul include the name of the Demas. At this time, the Demas, he was a very faithful and then sincere fellow workers of the Apostle Paul. Kaya dito po sa katapusan ng sulat para sa mga taga sa mga kapatid na nasa Colossians, sa katapusan binanggit ni Apostol Pablo yung pangalan ni Demas, na kung saan si Demas po ay siya ay tapat at sinserong kamanggagawa pa ni Apostol Pablo. But look at 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ngunit tignan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 10. Chapter 4 verse 10. Sorry po, ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 10. Okay, verse 10, basahin po natin, sabay-sabay. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia, at si Tiro ay sa Dalmatia. Yeah. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica. This is the reason why the Demas separated from the Apostle Paul and then went to the Thessalonica. Kaya ito po yung dahilan, kaya po si Demas, iniwan niya si Apostle Pablo na kamanggagawa niya at pagkatapos nagtungo siya sa Thessalonica. Yeah. Demas already, he loved the worldly things so much. That's why he departed for Thessalonica. Si Demas, minamahal na niya yung sanlibutan ng husto, kaya naman iniwan niya si Apostol Pablo at siya nagtungo sa sanlibutan. But from this time, the name of the Demas is not appear in the Bible anymore. Ngunit pagkatapos po nito, yung pangalan ni Demas hindi na po siya nabanggit dito sa Biblia. It means he was not able to be used by God. Ibig sabihin, hindi na po siya nagamit pa ng Diyos. Yeah, because he already left. And he returned to the world. Dahil siya po ay umalis na at siya ay nagtungo sa sanlibutan. And when we look at this passage, we also should receive important lessons in our Christian life. At kung babasahin po natin yung talatang ito, kinakailangan tayo po ay makatanggap ng mahalagang mensahe sa ating buhay Kristiyano. Yeah, many brothers and sisters, after they get salvation, at the first time, they are having a good Christian life. Sa atin pong mga brothers and sisters, o maraming mga brothers and sisters na pagkatapos ng kaligtasan, nung una sila po ay mayroong maayos na buhay Kristiyano. But when their heart is far from the Lord, it means the love of what becomes cold in their hearts, they will love other worldly things. Ngunit kapag yung kanilang puso ay malayo sa Panginoon, o kaya naman kapag yung pag-ibig ng Diyos ay nanlamig sa kanila, mamahalin po nila yung mga makasanlibutang bagay. And they leave the church. At iiwan po nila yung iglesia. But what the Bible says? Ngunit ano po yung sinabi ng Biblia? As the Bible says, Jeremiah chapter 17 verse 5, "Cursed is the man whose heart depart from the Lord." Sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 5, "Sumpain ang tao na lumalayo sa na ang puso ay malayo sa Panginoon." If you leave the church, it means you are already separated from the Lord, and then your heart depart from the Lord. Kaya ibig sabihin po, yung ating puso ay malayo na sa Panginoon, yung ating puso ay malayo sa kanyang salita. So since we get salvation, it is very important to keep our heart according to the word of God. Kaya kapag napakahalaga po sa na pagkatapos ng kaligtasan, ay panatilihin po natin yung ating puso. Let's go back to Jeremiah chapter 17.
Balikan po natin yung Jeremias chapter 17. Look at verse 6. Jeremiah chapter 17 verse 6. For he shall be like a cherub in the desert, and shall see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt and which is not inhabited. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating, siya'y maninirahan sa mga tiyong dako sa ilang sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Those who depart from the Lord, he shall be like a what? Like a cherub in the desert. This cherub is very, this is very humble tree. Only is it is used for the firewood. Sabi po na kapag yung puso ng tao ay malayo na sa Diyos, siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang. Sa katunayan, yung kugon, kagaya po ito ng isang napakaliit o mababang punong kahoy. Yeah, this tree cannot bear any fruits. Itong puno po na ito, hindi siya pwedeng magbunga ng anumang bunga. So, actually, it is this tree is useless. Sa katunayan po, itong punong kahoy na ito ay walang silbi. Yeah, think about the cherub in the desert. In the desert, there is no water and no grass, but this tree will become dried and then no fruits. Kaya pag-isipan po natin yung bagay na ito, sa desierto ay tuyo yung lupa, walang anumang tubig at walang bunga yung puno na ito at hindi siya magbubunga. The man who left the Lord will be like this, the cherub in the wilderness or in the desert. Yung tao na iniwan yung Diyos, siya ay magiging gaya nito na isang kugon sa ilang. And the verse 7, sabi po sa verse 7, verse 7, okay, basahin po natin, sabay-sabay. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Yeah. On the contrary, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Sa kabilang banda, sinabi po, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Yeah. Bible says, blessed is the man who trusts in the Lord. Sabi po ng Biblia, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Let's look at the Psalms 34. Tignan po natin sa Awit, chapter 34. Psalms 34, verse 8. Awit, chapter 34, verse 8. Verse 8 and 9, basahin po natin, sabay-sabay. O inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa kanya'y nangangandong, o matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa kanya ay hindi magkukulang. Yeah. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Yeah, blessed is the man who trusts in Him. Those who really trust in the Lord, he shall be blessed. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa kanya, yung tao po na nagtitiwala sa Diyos o sa Panginoon ay talagang pagpapalain. And then there is no want to those who fear him. At sa kanya na natatakot sa kanya ay hindi siya magkukulang. If you really trust in the Lord will provide you what you want. Kaya kung talaga pong tayo ay magtitiwala sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na ating ninanais. So, through the Bible, through the Word of God, it is very important to understand who is God. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Biblia, kailangan ay maunawaan po natin, naisin natin ng Diyos. As much as you know who is God, you can trust in Him. Hanggat tayo po ay hanggat kilala natin yung Diyos, kung gayon tayo po ay mas magtitiwala sa Diyos. For example, when you look at some stranger, You do not know who is it, so you cannot trust in him. Halimbawa po, kapag tayo ay may nakita na isang estranghero o hindi natin kilala, hindi tayo magtitiwala sa kanya. But if you have a very close friends, more than 20 years or 30 years, yeah, in the case, if he is sincere, you can trust in him.
Ngunit kung tayo po ay merong malapit na kaibigan, kaibigan natin sa loob ng 20 years or 30 years, at kung siya ay sincero, tayo po ay nagtitiwala sa kanya. That's why we must know who is God. Kaya nga po dapat ay mas makilala natin kung sino ang Diyos. So, the Bible says, the Hosea chapter 6, right? Let us know the God and let us seek God. Sinabi nga din po sa Biblia doon sa Hoseas, ating kilalanin at ating alamin kung sino ang Diyos. Let's open the Bible, Deuteronomy chapter 7. Tignan po natin sa Deuteronomy chapter 7. Verse 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Babasahin ko po. Deuteronomy chapter 7 verse 9, babasahin ko po. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Yeah. So, this Bible tells us who is God, right? Therefore, know the Lord, your God. He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandment. Through the history of Israel, we can understand how much God kept His covenant. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel, makikita po natin kung gaano katapat at kung gaano tinutupad ng Diyos yung kanyang mga tipan o pangako. He never failed to keep His promise or His covenant. Kailanman ay hindi siya nabibigo na tuparin yung kanyang pangako at yung kanyang tipan. Because God is really faithful and sincere. Dahil ang Diyos po ay talagang tunay na tapat at siya ay sincero. And God is not changeable. At ang Diyos hindi po siya nagbabago. Yeah. So, we can only trust in God. Kaya pwede lamang po tayong magtiwala sa Diyos. Okay, let's go back to Jeremiah chapter 17 again. Tignan po ulit natin sa Jeremias chapter 17 verse 8. Jeremias chapter 17 verse 8. Babasahin ko po. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Yeah, for he shall be like a tree planted by the waters. If the tree is planted by the waters, we don't need to worry about the drought. Kapag yung isang puno nakatanim siya sa tabi ng tubig, hindi tayo mag-aalala sa pagkatuyo. For the plants or for the tree, water is very important. Para po sa mga punong kahoy o kaya sa mga halaman, yung tubig ay napakahalaga. Actually, nowadays is dry season, right? Here in the Philippines. Sa katunayan po, yung panahon ngayon dito sa bansang Pilipinas ay tag-init. But when I look at the weather, it is unusual because nowadays it rains sometimes. Ngunit yung panahon po ngayon ay hindi normal dahil yung panahon po ngayon minsan umuulan siya. Anyway, because of the rain, the plants and trees, it is good for them. Ngunit gayunpaman, dahil po sa pag-ulan ng paminsan-minsan, yung mga punong kahoy at halaman, sila ay nagiging sariwa. Beside the church, there is the small garden and then we planted some trees and also we planted some flowers. Sa gilid po ng church, meron pong mga itinanim na mga halaman at mga puno doon. I planted the flower seed and then it sprang out and it is growing. Meron po akong itinanim doon na ilang mga binhi ng bulaklak at dahil po dito, tumubo ito at ito ay lumalaki. But if I don't give the water, the flower will be dried immediately. Ngunit kapag hindi ko po ito diniligan, agad itong matutuyo. So whenever I give the water to the plants, I realize the importance of the water to the plants. Kaya kapag nakikita ko po ito, naunawaan ko yung kahalagahan ng tubig para sa mga halaman. Yeah. Maybe if I don't give the water 2 or 3 days, the plants will be dried. Kapag hindi po ako nagbigay ng tubig sa loob ng 2 o 3 araw, yung halaman po siguro ay matutuyo. But think about the plants
the trees that are planted by the water or riverside. Ngunit pag-isipan natin yung halaman o puno na nakatanim sa tabi ng tubig o sa tabi ng agos ng ilog. Let's open the Bible, the Psalms chapter 1. Tignan po natin sa Awit chapter 1. Verse 3. Awit chapter 1 verse 3. Pasahin po natin sabay-sabay. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Yeah. He shall be like a tree who truly born again Christian, and the blessed is the man. Siya ay gaya ng mga punong kahoy. Sino po ito? Yung mga taong mapapalad? Ito po yung mga tunay na born again Christian. Yeah, blessed is the man is like the tree planted by the riverside. Mapalad ang tao na gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. So, if the tree planted by the riverside, the tree can receive the water anytime. Kapag yung punong kahoy o yung puno ay itinanim sa tabi ng agos ng ilog, pwede po itong magkaroon ng tubig o inumin araw-araw. So, our born-again Christian should be like the tree planted by the riverside. Yung atin pong mga born-again Christian, kinakailangan tayo ay maging gaya ng puno na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Here, we posted tarpaulin. There is the Bible verse. Actually, because of the screen, it is covered. Psalms chapter 23, verse 1 to 3. Sa katunayan, meron po tayong nilagay dito na poster sa dito sa tabi at na meron pong nakasulat dito na Awit chapter 23 verse 1 dahil po sa screen ito ay natatakpan ngayon. Yeah. The Lord is my shepherd. I shall not want. Sabi po dito, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. He makes me to lie down in the green pastures. Pinagpapahinga niya ako sa luntiang pastulan. He leads me beside the still waters. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Yeah, here also, Psalms 23. Huh? He leads me beside the still waters. Kaya sabi din po dito sa Awit chapter 23 na pinagpapahinga niya ako sa tabi ng tubig. According to the Bible, the water sometimes implies the word of God. Dito po sa Biblia, yung tubig minsan lumalarawan po ito sa salita ng Diyos. And also, in our life, can you imagine if there is no water? How can you be survived? Kaya ganun din naman po sa ating buhay. Naisip niyo na po ba ito? Na paano kung sa buhay natin ay walang tubig? Yeah, when there is some problem in our church, the water pump, yeah, we are not able to get the water. At the time, it was very inconvenient. Noong nagkaroon po ng problema dito po sa church dahil nagkaroon ng problema sa water pump, talaga pong napaka hindi komportable dahil po sa walang tubig. So, can you imagine your life without the water? It's not possible. Kaya naisip niyo na po ba na kung yung inyong buhay ay wala po kayong tubig? So, water is like the life. Kaya po yung tubig kagaya ito ng buhay. So, tree planted by the riverside, it is very important for its life. Kaya po yung puno na itinanim sa tabi ng sa agos ng tubig, ito po ay lumalarawan o napakahalaga para sa buhay. When our born-again Christian, when we abide in the church, we can receive the Word of God and also we can grow through the Word of God. Bilang isang born-again Christian, kung tayo po ay nananatili sa salita ng Diyos, tayo po ay lalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah. Let's go back to Jeremiah chapter 17. Balikan po natin yung Jeremiah o Jeremias chapter 17. Verse 8 again. Sa verse 8. For he shall be like a tree planted by waters, which spread out its root by the river, and will not fear when heat comes, and but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought.
sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa. A born-again Christian can be compared to the evergreen tree. Kaya po yung mga tunay na born-again Christian, sila po ay mailalarawan sa mga sariwang punong kahoy. Yeah. So, here, but its leaf will be green. Green means always it should be green because of the water. Sabi po, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa. Nananatiling sariwa yung kanyang mga dahon dahil patuloy siyang nakakatanggap ng tubig. And will not be anxious in the year of the drought. So although the drought comes, we don't need to worry about. Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo. Kaya kahit dumating yung tagtuyot, yung hindi po tayo mag-aalala. And nor will cease from yielding fruits. The tree will grow and then will bear fruits continuously. Sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Kaya kahit meron pong pagtagtuyot, hindi po tayo mababalisa at ito po ay patuloy na mamumunga. Yeah, this Bible explains us that our born again, the life of our born again Christian should be like this. Ito po ay nagpapahayag sa atin na yung buhay ng mga born again Christian ay kadai dapat na maging kagaya nito. Yeah, born again Christian should be planted by the beside the riverside. Beside the water. Yung mga tunay na born again Christian, kinakailangan tayo ay maging gaya ng puno na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. And the important things, which is spread out its roots by the river. This is very important. At sabi pa po, gumagapang ang mga ugat sa tabi ng agos ng batis. We need to think about the importance of the root. Kailangan na ipag-isipan po natin yung kahalagahan ng ugat. In case of the small tree, it has a small root. That's why when there is no water, it will be dried or withered easily. Para po sa mga maliliit na puno, meron po silang maliliit o maigising mga ugat, kaya kapag nagkaroon po ng tagtuyot, madali silang matuyo. But in Southwest America, there is the desert and then there are a lot of the cactus. At pagdating naman po doon sa Southwest sa Amerika, meron po doon desierto at marami po doon mga tanim na cactus. Do you know how long the root of the cactus in that area? How many meters? Can you imagine? Naisip niyo po ba kung gaano kahaba yung metro ng haba ng ugat ng mga cactus na nakatanim doon sa area na yon? Yeah, maybe the cactus, it depends on the size, but something is like 1 meter or some big one, around 2 meters. Meron pong mga iba't ibang laki yung mga cactus doon. Yung iba nasa 1 meter. Yung iba naman ay 2 meters. So, how long will be the length of the roots of these cactus? Kaya gaano kahaba yung ugat ng isang cactus? Do you have any idea? Meron po kayong naisip? How many meters? Ilang metro po yung haba nito? 13 meters. Nasa 13 meters. Can you imagine? Only 1 meter or 2 meters the tall, but its roots rooted very deeply. 13 meters. Kaya naisip niyo po ba ito yung isang metro o 2 meters na haba ng cactus, ngunit yung kanyang ugat ay napakahaba na talagang nakatanim siya sa ilalim. As you know well, there is no water. And then it does not rain often in the desert. Gaya po ng inyong alam, walang tubig doon at hindi masyadong umuulan. In this tough situation or tough environment, how these cactus can be survived? Sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kapaligiran at mahirap na sitwasyon, paano nabubuhay yung cactus? Because the cactus, the rooted very deeply on the ground. Dahil yung cactus malalim o talagang nakabaon yung kanyang ugat. Yeah, 13 meters. That's why although there was a drought and then no rain, yeah, these cactus can be survived. Kaya kahit po merong tagtuyo o walang ulan, yung cactus na ito o siya ay mabubuhay. In our Christian life, it is also same. We should remember the importance of the root in our Christian life. Sa ating pong buhay Kristiyano ay gayon din naman, kinakailangan ay ibigyan natin ng importansya yung haba ng ugat.
through the Bible, we can understand the root it is connected with the life. Sa Biblia, yung ugat, lumalakawan po ito sa buhay. If you look at Matthew chapter 13, there is the sowing parable. Kung titignan po natin sa Mateo chapter 13, nandoon po yung talinhaga ng mga hasik. Yeah, some seed fell on the wayside. Yung ibang mga buto o binhi, ito po ay naitanim sa mga tabing daan. And some seed fell on the stony place. At yung ibang mga binhi, ito po ay naitanim sa mga mabatong lugar. Some others, the fell on among the thorns. Yung iba naman, naitanim sa mga tinikan. And then last one, the fell on the good ground. At pinakahuli, yung ibang binhi, ito ay naitanim sa mabuting lupa. Yeah, among these, the four types of the ground, yeah, especially number two, fell on the stony places. Sa apat na klase ng lupa na ito, doon po sa pangalawa, meron pong mahalagang aral dito, lalo na po doon sa mabato. Okay, let's open the Bible. Matthew chapter 13. Tignan po natin sa Mateo, kapitulo 13. Verse 5 and 6. Mula po verse 5 hanggang 6. Matthew chapter 13, verse 5 and 6. Babasahin ko po. Ang iba namay nahulog sa batuhan na dooy kakaunti lamang ang lupa at kaagad silang sumibol yamang hindi malalim ang lupa kaya't pagsikat ng araw ang mga iyon ay natuyo at dahil sa walang ugat ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Yeah. Here, verse 6, but when the sun was up and they were scorched, and because they had no root, they withered away. Yeah. Through this passage, yeah, we can also understand the importance of the root. Sa pamamagitan po ng talatang ito, mauunawaan din natin yung kahalagahan ng ugat. Sabi dito, kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo, at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nalanta. There are four types of the ground. Number one, fell on the wayside. Wayside, it is very hard because the people, they walk around continuously. So the land will become very hard. Meron pong apat na klase ng lupa dito. Pinakauna, yung tabing daan. Yung lupa doon ay matigas dahil patuloy itong dinadaanan ng mga tao. So when the seed fell on the wayside, the bird came and devoured them. Kaya kapag yung binhi ay naibato o itinanim doon sa tabing daan, yung ibon ay darating at kakainin yung mga binhi. And number two, when the some seed fell on the stony places, because of the stone, the seed cannot be rooted. At yung pangalawa naman ay sa mabato, kapag nahulog yung binhi doon sa mabato, hindi po magkakaroon ng ugat kaya hindi tutubo yung binhi. And when the sun come out, it is dried. At kapag dumating na yung araw, ito po ay matutuyo. And number three, fell on the among thorns. Because of the thorns, also, this seed cannot grow. At ikatlong klase ng lupa naman ay yung tinikan. Dahil po sa tinik, yung binhi hindi ito tutubo ng maayos. So these three kind of the seed, wayside and the stony places among the thorns, it is not the true salvation. Kaya yung sa tatlong klase ng lupa na ito, yung tabing daan, yung batuhan at yung tinikan, ibig sabihin po nito hindi ito yung tunay na kaligtasan. It does not have the life. Wala itong buhay. But when the seed fell on the good ground, what the Bible says, yielded crop to some hundredfold, some 60, and some 30. Ngunit kapag ito po ay nahulog sa mabuting lupa, ito po ay namumunga ng tig-isang daan, tig-anim na po at tig-30. So, we need to understand the root is connected with the life. Kaya kailangan po ay maunawaan natin yung ugat, konektado po ito sa buhay. Since we get salvation, we should deeply rooted in the church. Simula po nang tayo ay maligtas, kinakailangan ay nakaugat tayo ng malalim dito sa iglesia. For example, when you plant the small tree, if you are trying to move many times, what will happen? Halimbawa po, para sa isang maliit na puno, kapag paulit-ulit natin itong pinagpalipat-lipat ng mga lupa, ano po yung mangyayari? You plant the tree, the small tree, this ground, and then maybe 2 days later, you move it to another place.
Yung isang maliit na puno, nakatanim ito sa isang lupa, tapos inilipat po natin ito sa kabila. And next, 3 days later, you move it again. At pagkatapos ng 3 araw, inilipat mo ulit ito. What will happen? Kaya ano po yung mangyayari? In that case, the tree maybe shall die. Kung magkaganito po yung sitwasyon, yung puno, siya ay mamamatay. Since we get salvation, also, that we should abide in the church, and then we should be rooted deeply. Simula po nang tayo ay maligtas, kinakailangan tayo po ay manatili sa iglesia at dapat ay nakatanim tayo, nakaugat tayo ng malalim. Proverbs chapter 12. Tignan po natin sa Kawikaan, kapitulo 12. Verse 3. Kawikaan, kapitulo 12, versikulo 3. A man is not established by wickedness, but the root of the righteousness cannot be moved. Hindi tumatatag ang isang tao sa pamamagitan ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Yeah. Here, this Bible says, the root of the righteousness cannot be moved. So, since we get salvation, we should abide in the true church. We should not be moved. Sabi po sa talatang ito, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Simula po nang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, kailangan tayo po ay manatili lamang sa iglesia at dapat nakaugat tayo ng malalim. Yeah, when you abide in the church, you can receive the word of God. And then you can grow through the word of God continuously. Kapag tayo po ay nananatili sa tunay na iglesia, tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos at pagkatapos tayo po ay lalago. As a result, you will bear the fruits through your Christian life. At bilang resulta, kayo po ay magbubunga sa inyong buhay, Kristiyano. Verse 12. Proverbs chapter 12, verse 12. Kawikaan, kapitulo 12, versikulo 12. Basahin po natin, sabay-sabay. Ang matatag na tore ng masama ay nawawasak, ngunit ang ugat ng matuwid ay nananatiling matatag. Yeah. But the root of the righteous yield fruits. If you rooted up the ground deeply, yeah, you will bear the fruits. Kung kayo po ay nakatanim ng malalim sa lupa, kayo po ay magbubunga at hindi kayo magagalaw. So through this passage, our main texture, Jeremiah chapter 17, we should receive important spiritual lessons. Kaya dito po sa ating binasa kanina sa Jeremiah chapter 17, kailangan ay makatanggap tayo ng mahalagang aral. Since we get salvation, we must have a strong root of the faith. Simula po nang tayo ay maligtas, kinakailangan ay magkaroon tayo ng malalim na pagkaugat sa pananampalataya. So, what we should do in order to root the deeply in the faith? Kaya ano pong kailangan natin gawin upang tayo ay mag-ugat ng malalim sa pananampalataya? Okay, number 1, Ephesians chapter 3. Tignan po natin pinakauna sa Efeso kapitulo 3. Verse 17. Mula po verse 17 hanggang 18. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-ugat at tumitibay sa pag-ibig, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim. Yeah, that Christ may dwell in your heart through faith. This is number 1. The Christ may dwell in your heart. Kaya ito po yung pinakauna upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso. In the normal situation, we cannot distinguish which tree the deeply rooted on the ground or not. Sa unang tingin, hindi po natin masasabi kung anong puno yung talagang nakatanim ng malalim yung ugat sa lupa. Because we can only see outward appearance, the outside of the tree. Dahil kaya lamang po nating makita yung panlabas na anyo ng puno doon sa mismong puno lang. But when the typhoon comes, it will be revealed which tree has a very strong root. Ngunit kapag nagkaroon na po ng bagyo, makikita natin kung anong puno yung talagang nakatanim ng malalim yung ugat. So what happened? When the tree, only the very small the root, not rooted deeply on the ground.
Ano po yung mangyayari kapag yung puno, siya po ay nakamababaw yung pagkakatanim ng kanyang ugat? In the case, the tree shall fall down when the typhoon comes. At kung magkagayon, kapag dumating yung bagyo, agad na matutumba o mabubuwal yung puno. But the tree which rooted on the ground deeply, although the typhoon comes or strong wind, it does not matter. No problem. Ngunit kapag yung puno ay nakatanim o nakaugat ng malalim sa lupa, yung kanyang ugat, kahit na dumating yung bagyo, ito po ay hindi magagalaw. So, number one, it is very important. Christ may dwell in your heart through faith. Kaya pinakauna, napakahalaga na upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. This is the way how can you make a strong root in your faith. Ito po yung paraan para po kayo ay magkaroon ng malalim ng pagkakaugat sa pananampalataya. Who is Christian? Christian is man of the Christ. Sino po yung mga Kristiyano? Yung Kristiyano, sila po yung tao ni Kristo. And we should believe, since we get salvation, the Holy Spirit dwells in us, always. At kailangan po ay maniwala tayo na simula po nang tayo ay maligtas, yung banal na Espiritu, siya ay lagi nating kasama. So you should not imagine the life without Jesus Christ. Kaya kailangan niyo huwag ninyong isipin na yung buhay na wala si Jesus Kristo. As the Apostle Paul said, right? Christ lives in me. What does it mean? Christ lives in me. Kagaya po ng sinabi ni Apostle Pablo na si Kristo ay nabubuhay sa aking puso. Wherever you go and wherever you are staying, you are with the Jesus Christ together. Saan ka man pumunta, saan ka man naroon, si Jesus Kristo ay lagi mong kasama. So, always we should remember, Christ may dwell in your heart. Kaya kailangan po nating laging tandaan na si Jesus Kristo ay laging nananahan sa iyong puso. And Colossians chapter 2. Tignan po natin sa Colossians, Kapitulo 2. Konting abante lang po. Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Colossians, Kapitulo 2, mula po verse 6 hanggang 7. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yeah, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so work in Him, and the rooted, the built up in Him, and established in the faith. As you have been taught, since we get salvation, we receive our Lord Jesus Christ. Simula po nang tayo maligtas, tinanggap natin si Jesus Kristo, gaya po nang sinabi sa verse 6, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. So, walk in Him. What does it mean? Kaya lumakad kasama Niya. Anong ibig sabihin nito? It means we should abide in Jesus Christ. Ibig sabihin, kailangan tayo po ay manatili kay Jesus Kristo. How can we abide in Jesus Christ? Paano po ba tayo makakapanatili kay Jesus Kristo? We should do our best to be close to the Lord through our Christian life. Kailangan na gawin natin yung lahat ng ating makakaya upang tayo po ay mapalapit sa Panginoon sa ating buhay Kristiyano. We know the church is the body of Christ. Alam po natin na yung iglesia, ito po yung katawan ni Kristo. Yeah. Church is not a building. Church is the gathering of the truly born-again Christian. Yung iglesia, hindi po ito yung church building. Kung hindi yung iglesia, ito po yung pagtitipon ng mga tunay na born-again Christian. And Jesus is the head of the church. At si Jesus Cristo naman, siya yung ulo ng iglesia. We know head and body connected. Alam po natin na magkakabit o nananatili sa isa't isa yung ulo at uga at yung katawan. So when you abide in Jesus, when you abide in the true church, you shall also abide in Jesus Christ. Kaya kapag tayo po ay nanatili sa tunay na iglesia, tayo din naman po ay makakapanatili kay Jesus Cristo. And also you can receive the spiritual supply through the Word of God. At kayo po ay makakatanggap ng espiritual na supply sa pamamagitan ng salita ng Diyos. There are many newly born again our brothers and sisters. Since you get salvation, what we should do? Kaya marami po tayong mga bagong naligtas na mga kapatid at simula po ng ating kaligtasan, ano po yung dapat nating gawin? We should abide in the church. Kailangan tayo po ay manatili sa iglesia. Yeah, if you abide in the church, you can learn the word of God and you shall grow. Your faith will grow. Kapag tayo po ay nanatili sa iglesia, tayo yung atin pong pananampalataya lalago. Tayo ay lalago. So,
As the Bible says, the tree planted by the riverside or by water. What does it mean? Truly born again Christians should abide in the true church because there is the word of God. Kagaya po ng puno na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig, ano pong ibig sabihin nito? Yung ating mga born again Christian, tayo din naman ay dapat na manatili sa iglesia nang sa gayon makatanggap tayo ng salita ng Diyos. But if you are departed from the church or if you leave the church, you shall be withered like a tree which will be separated from the water. Ngunit kapag tayo po ay humiwalay sa iglesia, tayo po ay matutuyo kagaya ng puno na walang tubig o hindi siya nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Because you cannot receive the spiritual supply. Dahil hindi po kayo nakakatanggap ng espiritual na supply. Yeah. So, when you abide in the church, you can grow, and then when you grow, you can bear the fruits. Kaya kapag kayo po ay nanatili sa iglesia, kayo po ay lalago, at kapag kayo ay lumago, kayo po ay magbubunga. Second Peter chapter 3. Tignan po natin sa ikalawang Pedro chapter 3. Verse 18. Ikalawang Pedro chapter 3. Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Amen. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanyanawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. When we are really born again, this is the life of the start, the beginning of the life. And then we should grow through the word of God continuously. Kung kailan po tayo tunay na naborn again, ito po yung pag-uumpisa ng tunay na buhay at kailangan tayo po ipatuloy na lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah. When we abide in the church, we will be like a tree planted by the riverside and it shall grow and it shall bear the fruits. Kapag tayo po ipatuloy na nanatili sa iglesia, tayo po ay magiging gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na patuloy na lumalago at bilang resulta ito po ay magbubunga. 1 Corinthians chapter 15. Tignan po natin sa unang Korinto, kapitulo 15. Verse 58. Unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Kaya nga, kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So since we get salvation, we should be steadfast and immovable and always abounding in the work of the Lord. Kaya simula po ng kaligtasan, kinakailangan tayo po ay maging matatag, hindi nakikilos, at laging sagana sa gawa ng Panginoon. When you have a strong root, you shall not be moved. Kung kayo po ay merong matibay na ugat, kayo po ay hindi magagalaw. So since you get salvation, I really pray newly born again brothers and sisters, they shall be rooted in the faith. Simula po ng kaligtasan, kinakailangan tayo po ay manatili sa iglesia at talaga pong ipinapanalangin ko na tayo po ay kinakailangan na magkaroon ng malalim ng pagkakaugat at manatili sa iglesia para po sa mga bagong ligtas na kapatid. And when you grow, you can bear the fruits through your life. At kapag kayo po ay lumago, kayo po ay magbubunga sa inyong buhay Kristiyano. Colossians chapter 1. Tignan po natin sa Colossians, kapitulo 1. Verse 6. Verse 6.
Colossians chapter 1 verse 6. Babasahin ko po. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, at ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yeah. So, it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth. It means when you get the salvation, you will grow and you will bear the fruits. Ibig sabihin, simula po ng kaligtasan, kayo po ay dapat, kapag kayo po ay nanatili sa iglesia, kayo ay lalago at kayo po ay magbubunga. Yeah, this is our the purpose of our Christian life. Finally, we should bear the fruits through our Christian life. Ito po yung tunay na layunin ng ating buhay, na sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan tayo po ay magbunga sa huli. But first, you should know the importance of the roots to bear the fruits through your Christian life. Ngunit una, kailangan ay maunawaan po muna natin yung kahalagahan ng ugat nang sa gayon tayo po ay magbunga sa ating buhay Kristiyano. If your root of the faith is not strong, you shall be moved and you cannot bear the fruits. Kung ang inyo pong ugat ay hindi matibay sa pananampalataya, kung gayon kayo po ay madaling magagalaw. First Colossians chapter 1 verse 10. Tignan po natin sa Colossians kapitulo 1 versikulo 10. Okay, verse 10, basahin po natin sabay-sabay. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yeah. You may work worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. So you should grow and you should bear the fruits. Kaya kinakailangan po kayo ay lumago at kailangan kayo po ay magbunga, gaya po ng sinabi dito, upang kayo ay lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Okay, let's go back to the main text. Balikan po natin yung ating main text. Verse 7 and 8. Mula po sa verse 7 hanggang 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Yeah. So, today, we learned about this Jeremiah chapter 17 from verse 5 to 8. And especially, we learned about the importance of the root. Kaya ngayon po napag-aralan po natin sa araw na ito, yung talata mula po sa Jeremiah chapter 17 mula verse 5 hanggang 8. At natutunan po natin kung ano po yung kahalagahan ng ugat. Born again Christian shall be like a tree planted by the waters. Yung born again Christian ay kinakailangan na maging gaya ng puno na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Yeah, since we get salvation, we should abide in the church and we should be deeply rooted in the faith. Pagkatapos ng kaligtasan, kinakailangan tayo ay manatili sa iglesia at dapat ay malalim yung ating pagkakaugat sa iglesia. So that we will bear the fruits through our Christian life. Nang sa gayon sa atin pong buhay Kristiyano, tayo ay magbunga. Yeah, so especially, there are many newly born again, our brothers and sisters. I pray they will abide in the church and to continue their sincere Christian life. Lalo na po, meron tayong mga kapatid na bagong naligtas. Idinadalangin ko po na sila po ay manatili sa iglesia at sila po ay magkaroon ng sinserong buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to learn the Word of God together. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na sama-sama po kaming matuto at makapakinig ng salita ng Diyos. Today, we learned about Jeremiah chapter 17 and received some the important spiritual lessons. Ngayon po, napag-aralan po namin yung talata mula po sa Jeremiah chapter 17 at tumanggap po kami ng mga mahalagang aral. We know the many brothers and sisters, they are having some difficulties. Alam po namin na yung iba pong mga brothers and sisters ay meron po silang mga kahirapan. But let us trust in the Lord
although we face difficulties. Ngunit nawa magtiwala lamang po kami sa Panginoon, bagaman kami po ay humaharap sa mga kahirapan. Especially the newly born again brothers and sisters, they shall be like the plant, the tree, the plant by the waters. Lalo-lalo na po para sa mga born again Christian na sila ay dapat na maging gaya ng puno na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. When they abide in the church, and then they shall receive the word of God, and they shall grow and bear the fruits. Kapag sila po ay nanatili sa iglesia, sila po ay lalago, at pagkatapos sila po ay magbubunga. Please strengthen us through the word of God. Pakiusap, palakasin mo po kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. At nawa manatili po kami sa iglesia hanggang sa ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.